isang magandang araw, isang magandang pagkakataon at nagkaroon tayo ng pagkakataon upang batiin, upang magbigay ng isa na namang kaalaman, isa na namang impormasyon para sa sambayan ng Pilipino, hindi lang sa sambayan ng Pilipino, manapay sa lahat na nagguro at mag-aaral na natututo, tumutukan ng karunungan at naghahatid ng karunungan sa pamagitan ng ating wika. Ang tema ng wikang pambansa ngayon sa pagdiriwang ay wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Napakaganda. Parang inuulit ano? Pero dapat maintindihan ng lahat. Kung wala ang wika, wala ang kasaysayan. Kung wala ang kasaysayan, hindi magtatagumpay ang wika. Bakit? Kasi ang wika at ang kasaysayan at kultura, magkabuhol yan. Hindi po pwedeng mabuhay ang kultura ng walang wika. Kahit sa Biblia, di ba sabi ng Panginoon, ang lahat ay nagsimula sa wika. Ang wika na yun ay salita. Kaya dapat ang wika ay talagang yan ang nagbibigay ng impormasyon sa atin. Yan ang tulay ng karunungan. Kaya hindi maaaring matuto ang isang bata kung hindi siya marunong magsalita at umantindi ng wika. Kagaya ng guro, hindi makakapagturo ang guro ng isang mapagkakatiwalaang edukasyon kung hindi siya marunong gumamit ng wika. Kaya nga sabi natin, ang wika ay isang tulay, tulay ng pagkakaunawaan. Ito ang nagbibigay ng kahulugan sa bawat salitang bibigkasin. Ito ang humuhulma ng kasaysayan. Ito ang humuhulma ng sibilisasyon. Kung ano man ang wika mo, yun ang identidad mo. Kaya ang identidad ng isang lipunan ay depende sa wika. Sabi nga natin, ang wika ang siyang kaluluwa ng lahi. Bakit? Kasi ito yung kung ikaw, halimbawa Pilipino tayo, imposible na mong magsalita ng English sa mga Pilipino. Kasi ito ang ating tulay. Kaya nga sabi natin, ang wika ang siyang humuhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ay naipapahayag sa pamamagitan ng wika. Sabi nga ni Quezon, walang bansa ang umunlad ng hindi gumamit ng sariling wika ayon sa kasaysayan. Sabi nga ni Bonifacio, walang ihigit pa sa pagmamahal ng isang tunay na Pilipino kung wika ang kanyang ginagamit. Sabi naman ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sabi ko naman, ang wika ang instrumento ng pagkakaunawaan. Ang wika ang nagbibigay ng identidad kung sino ka. Kaya ang kasaysayan ng isang bansa ay malalaman sa mamamagitan ng mga taong nagsasalita, sa mamamagitan ng gumagamit ng wika. At sabi na natin, ang wika ay instrumento upang ipahayag ang panitikan. Kasi ang panitikan ang salamin ng ating lahi. At patuloy na nalilinang ang ating wika sa mamamagitan ng kasaysayan. At ang kasaysayan ang nagpapatunay na ang isang bansa ay maunlad kung maunlad din ang paggamit ng wika. Kaya ang wika ay tinatawag nating dinamiko. Depende sa kasaysayan, depende sa sibilisasyon, depende sa kultura. Ano man ang maging panahon, ang isang bansa ay hindi uunlad kung hindi siya gagamit ng sariling wika. Kaya ang kasaysayan ng isang bansa, kahit na ang bansang kilalang kilala na bansang Amerika, hindi naman talaga ito nagsimula sa kanyang wikang Ingles. Ang kanilang gamit na wika ay Mexicano. Tamo ang wika ng Amerikano, marami. May Latin America, may Mexicano, iba't iba. Kaya mapalad tayong mga Pilipino. Bakit? Kasi ang wikang Tagalog na pinagsimulan ng lahat ng wika sa bansa na dating Tagala ay kilala hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong daigdig na ito'y nagsimula sa malayo Polynesia. Kaya pasalamat tayo. Ang wika ang siyang tulay ng kasaysayan. Ang wika ang simbolo ng edukasyon, dekalidad ng edukasyon. Kaya walang matututo, walang dudukan ng karunungan kung hindi gagamit ng sariling wika. Mapalad tayo, napakaganda. Napakaganda ng binigay na tema ng komisyon sa wikang Pilipino. Dahil diyan, binabati ko po kayo at sumasaludo po ako sa iyo. Sir Arthur, ikaw po ay kasama ko sa isang universidad kung saan tayong dalawa ay nagtuturo. Ikaw po ay kilala ko, kaya po ako sumasaludo sa iyong binigay na tema. Ako po, sa ngalan ng pambansang samahan sa wikang advokasyon ng wikang Pilipino bilang Pangulo ng Rotary, sumusuporta po ako sa iyong tema, sa tema ng buong bansa, na ang wikang Pilipino ay para sa mga mamamayan sa bansang Pilipinas. Sa ngalan ng Division ng Maynila, Lungsod ng Maynila, Bansang ng Pilipinas,
ipagdiwang natin ang wikang Pilipino bilang tulay, bilang wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. At sa magagaling na guro ng Pilipino, sumasaludo po ako sa inyo sa panahon ngayon, panahon ng pandemya. Pero sabi nga nating kalihim, hindi dapat tumigil ang pagdukal ng karunungan. Manapay, lalo nating palalimin sa ating mga guro, hinahamon ko kayo. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin isusulong ang dekalidad na edukasyon sa mamagitan ng paggamit ng wikang Pilipino. Kaya ang mga guro ay isa sa frontliner ng karunungan na masasabi natin magagamit sa pagtataguyod ng dekalidad na edukasyon. At kayong mga bata, ang mensahe ko, gamitin natin ang wikang Pilipino na siyang magiging tulay sa iyong karunungan. Tandaan nyo, hindi tayo uunlad kung hindi tayo gagamit ng sariling wika. Ang kasaysayan ng wikang Pilipino ay simbolo ng pagkakaisa at talino, at ang wikang Pilipino ang magdadala sa atin tungo sa pag-unlad. Ako po si Edwin Remo Mabilin, Supervisor sa Programang Edukasyon ng Pilipino, Pangulo ng Rotary Club of Manila, Pangulo ng Pambansang Samahan sa Advokasyon ng Wikang Pilipino, ay bumabati ng isang magandang araw po sa ating lahat. Tayo mga Pilipino, walang magmamalasakit sa mga Pilipino, kundi ang kapwa natin Pilipino. Mabuhay ang lahing Pilipino, wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika.